Okay, welcome back mga kaibigan. Welcome back. Okay mga kaibigan, itong tip ko na to, ang nagturo sa akin nito yung technician na nag-ayos nito. Itong aking printer, dati kasi nasira to. Then pinais ko. Ngayon tip niya sa akin, isishare ko sa inyo. Baka yung iba dyan, di nila alam. At least ngayon, kalaman nyo na. Okay? Okay. Ngayon mga kaibigan, ngayong lockdown, dahil hindi natin siya magagamit, kung yung shop nyo is nasa bahay nyo lang, walang problema. Kasi ako mga kaibigan, itong shop ko, hiwalay dun sa bahay ko. Bali, nagbo-board lang rin ako. Araw-araw kong pinupuntahan. Pwede namang, medyo malapit lang naman. Pwede naman, hindi naman lalabas ng highway. Kaya, napupuntahan ko siya araw-araw. Nagki-cleaning ako. Then, nozzle check. Then, ang pinakamalupit, eto. Eto yung solution. Halos lahat naman tayo siguro, alam to yung cleaning solution ng para sa ganitong eco-solvent. Ang tip sa akin ng technician, itong mga ink, yan yung mga ink, lagyan ng solution. Lagyan ng konti lang. Siguro bawat isa nito, ang nilalagay ko dyan, mga dalawang takip. Dito. Mga dalawang takip lang nito. Ang priority na lagyan, black. Nung araw-araw ko siyang nagagamit, nung hindi pa nag-lockdown, ang mini-maintenance ko lang yung black. Kasi black, base sa paliwanag ng technician, black daw yung pinakamabilis lumapot kisa dito sa tatlong kulay na to. Black daw kasi sa tarpaulin, black ang medyo madalang gamitin. May punto naman siya, tama naman siya. Kaya siguro every hindi naman araw-araw. Per month siguro. Every month lagyan mo itong black. Kung nagagamit ko siya ngayon, ang ginawa ko, nilagyan ko lahat ng solution. Dalawang takip lang naman. Then pag nalagyan niyo na, siyempre bubuksan niyo 'yan, hindi niyo naman malalagyan ng hindi bubuksan 'yan. Then may stick ako dito. Ito. Yan, may stick ako. Hinahalo ko 'yan. Hinahalo ko sa loob lahat 'yan, lagyan mo, then haluan mo. Then okay na 'yon. Lang ang purpose nun, dahil hindi nga siya ginagamit ngayong lockdown. Para yung ink hindi lumapot. Kasi pag lumapot yung ink, kasi gawa nga lang medyo mainit dito yung ventilation. Pag lumapot 'yan, malamang medyo magbabara dun sa head. Mahirapan tayo. Importante rin talaga mga kaibigan sa mga may printing dyan. Araw-araw nyong i-cleaning. O kaya every other day, dapat talaga gumalaw yung mag-move yung ink. Kahit dun sa mga printer lang. Yung mga normal na mga printer natin. Araw-araw ko rin yan sila kini-cleaning. Pinupuntahan ko talaga dito sa shop. Then, i-cleaning ko lang, nozzle check. Okay na yun. Kumbaga yung head, yung ink na naka-ready, yung ink na nakalagay dun sa head, yung naka-ready, kasi may ink yan na naka-ready na nakalagay dun sa head, dapat gumalaw siya. Kasi kung hindi siya gagalaw, titigas yan. Kung doon lang siya, halimbawa mga isang buwan na hindi natin magamit, titigas yan, mahihirapan tayo. Putulin ko muna saglit mga kaibigan. Kung sa umpisa pa lang, magustuhan mo na itong video na to, pasubscribe naman. I-click mo lang yan. Yan. Pati yung notification bell para ma-notify ka every time na may bago akong upload na video. Konting tip lang. Itong tinatatakan ko, ganito to. Ito. Ang masakit dito, yung likod nito, yung gitna,
makapal yung pag yung pinagdugtungan ng tahi, makapal. Kaya kung itatatak mo siya, bumubukol yung gitna, malamang yung tatak mo ito. Malamang yung tatak mo na to, baka umangat, hindi maganda yung kapit. Kaya yung tip ko lang sa inyo mga kaibigan, habang buhok niya doon si lockdown, hindi makapagupit. Oh. Dinatuloy ako kamukha ni Piulo Pascual. Okay, yung tip ko sa inyo mga kaibigan, bumili kayo ng ganito. Ito kasi, kasama ito sa ano, itong parang foam na to. Kasama ito sa dito, sa lanyard ko. Then, kasi kung dito nyo sa itatatak, angatin ko yung lanyard ko, ito yung rubber niya. Pag dito nyo sa itatak, medyo matigas kasi hindi siya ganun ka-soft, yung hindi siya ganun kalambot. Oh, hindi kagaya nito, as in medyo foam talaga siya. Yan. Kaya, yung tip ko sa inyo mga kaibigan, kahit magtatak kayo sa ganito kaliit na mga press, tapos mabubukol, medyo mabukol yung tatak nyo, hindi yun kakapit ng maganda eh. Kaya, tip ko sa inyo, may nabibili naman ganito eh. Ito, yung parang foam na to. May nabibili nito eh. Hindi ko sure kung anong tawag dito eh. Ito. Baka may nakakaalam dyan mga kaibigan, i-comment nyo na lang para dun sa ibang mga kaibigan natin na gustong bumili ng ganito, maka-avail sila. Hindi ko kasi alam yung tawag. Kaya, ganun lang yung tip ko. Pag medyo mabukol talaga, tapos walang ibang paraan, ganito. Maganda kasi ito. Yung result niyan, maganda yung result eh. O, kapit na kapit. Kasi dati problema ko ito. Dati nung wala pa akong ganito, dito ko tinatatakan. Ilang ano eh, mabusisi, dalawang press. Ay, hindi katulad dito, isang press lang siya. Oo, ayan, isang press lang, dali na kaagad. Ang problema dito dati, dito sa 15x15, hindi ganun kaganda yung kapit. Kaya, medyo may problema ko ng konti dun sa pakapit niya. Ngayon, bukod sa napagaan na yung trabaho dahil dito sa press na to, sa lanyard na to, mas gumanda pa yung kapit kasi meron ganito. Ito yung foam na to. Malambot kasi siya kaya pag ang gagawin lang pag medyo mabukol, higpitan lang yung press, bali medyo hard press siya para maganda yung lubog. Mas maganda kasi mga kaibigan, pag ganitong lockdown, baon na baon. Okay. Okay mga kaibigan, muli nagtatapos na naman nating konting tip na video. Salamat sa lahat ng mga nag-subscribe at abangan niyo pa yung mga ibang i-upload ko pa. Till the next video. Bye-bye.